Iningal po sa pataas si Kuya Bin. Magandang tanghali po sa inyo, guys. At meron po tayong isang mission pa dito. Dito po sa bundok po ng San Miguel. Ito po yun, papakita po natin. Gusto po namin kasi, guys, habang nandito po kami, ay kung sino po yung pwede matulungan dito kahit papano, ay maabutan po natin ang pagmamahal. Ayun. Layo, my God. Okay. So ang tanong, ready ka na? Okay. Ano na ho nito? Time check, guys. Up to 12 na. Ang ating Kuya Melvin, ready pa daw. Iisip ko baka gutom na siya. So, papasok ko kami dito sa pataas pa ho kami. Ang linutulong kahoy, kamuting kahoy. Oh, yan, pwede. Kamuting kahoy na lang tayo. Kaya lang, may pagkasapin. Walang-wala. Kaya talaga kami sa akin. Kaya pala nagdadala kahit lang magkiling bigas na. Ay, nako, kung alam ko lang kung ganito ang pupuntahan namin. Bigas na ang dala kagad dito talaga. Pagka, kasi malayo sila sa ano eh. So, let's go na. So, hindi po kayang sasakyan, guys. Mumotorin nun natin. Okay. Oh, dada. Oh, ang init sa puwet. O, sinundo po si Kuya Bin. Ang ganda, no? Grabe. Nakakamiso yung ganitong ano, no? Kahit mainit ang lamig po ng hangin, no, Kuya Bin? So, let's go. Ready ka na? Okay. Hello. Hello, Kuya. So, kakapanik lang po namin dito. Yun po, doon po tayo galing kanina, doon sa isang pamilya po na inabutan po natin ng pagmamahal. Ayun po yung daan kanina. So, kumustayin na natin sila. Kumusta po kanina yung sunog kanina dito? Hindi ko po alam eh, yung kugunan po yun eh. Ah, sino po kaya ng sunog, hindi po kaya kayo? Ay, po kami. Hindi ko po yun alam kung sino nagbiga, no? Taon-taon naman po yun eh. Taon-taon po. Opo, so, no- normal lang po ba yun? Pa? Normal lang po ganun? Wala namang nagbabawal yun. Kasi, hirap pagbintang. Hindi mo naman po kasi nakikita eh. Hayaan na lang. Anak niyo po lahat? Hindi po. Pamangkin ko po ito yung dalawa. Sino po yung mga anak niyo dyan? Ito. Anong pangalan, Kuya? Si Kuya Carlo, ilang taon? 8. Oh, kasi yung edad mo yung nandun, yung pinuntahan namin kanina. Si ate, anong pangalan? Chris Ann. Si ate Chris Ann, ilang taon? 5 years old. Ganda. Magaling ba sa school, sa mga module? Nahihirapan po minsan. So ito po mga pamangkin na. Hello, Kuya. Asa po yung asawa nyo? Umalis po eh. Pumunta po ng Pinaod. Kumustahin ko kayo? Okay lang po, no? Pasok na po ako. Sige. Oh, napano tong bat? Napano po to? Ano po siya? Hala? Yung nag-aaral po siya sa Akle. Tapos po eh, umuwi po siya. Masakit daw po yung ganito niya. Tapos wala naman po siyang kasugat-sugat. Oh. Tapos akala po namin pilay siya. Tapos pinahihilot namin. Parang nabalik na pahilot. Kasi yung buto niya dito luminsad. Kasi ito magang-maga nga to. Pilit nung manghihilot, pinaabot din eh. Ano pong pangalan nanay? Judith po. Si Nanay Judith. Opo. Ilan taon na po kayo? 30 po. 30? Kumusta po yung buhay niyo dito? Alam po, ganito lang po. Mahirap pa rin. Pag hindi po nag-uuling, wala pong kakainin. Ganun lang ang buhay namin dito. Pag bubuwal pala yung kahoy, may bali na. Pag naghango, minsan may natira, minsan wala. Opo, nanay, inuulit ko, nasasaktan po ako sa sunog kanina doon sa bundok. Yung dito yata sa likod nyo. Ayun po. Buti po sa inyo, nakakaya yung sunugin yung mga kahoy. Yun, ano lang po yun, yung kugon lang po yun. Ah, sorry, paano po ba yun?
yung kugon lang siya na ano, hindi naman po yung kahoy kasi kugunan kasi yung andyan. Opo, sabi niyo po kasi itutumba, so tinumba niyo yung kahoy tapos so gagawing uling, gano'n? Opo. Kumusta po yung pakiramdam, gano'n? Wag po kayo ma-offend, ha? Okay lang po ba yun? Yung kahoy po na pagka ibinubuhat. Oo. Okay lang po sa amin kasi po, dito po kasi, ano, sarili po kasi sarili lupa ang nagpapa-uling po. Ah. Ano po siya, papalitan nyo naman? Hindi po, yung kasi pinadidevelop ganun para gusto nila na papalitan nila ng yung mga halaman na, halimbawa yung niyog, ganun, yung mga kahoy-kahoy na maanihan. So sana wag magalit sa atin yung ating Mother Earth. Opo. Wala ho ba kayong pwede nyong magawa na pangkabuhayan nyo dito maliban ho doon? Wala po sir eh. Ganun lang po talaga ditong hanap buhay. Minsan maghahalaman kami. Mm. Tapos pasingit-singit lang po sir, di ba? Yung pag maghahalaman ka. Pagka wala kang pampataba, paano gaganda yung halaman mo? Mm. Kinukuha lang po namin sa pag-uuling, ganun. Mm. Minsan hindi po gaganda yung halaman namin dahil kulang po sa fertilizer, ganun. Yung mga gamot-gamot niya. Mm. Gaya po ng anong halaman ang gusto nyong itanim? Depende po sir kung ano yung magugustuhan namin. Halimbawa, sili, sitaw, kaya okra, ganun. Mm. Gusto nyo po magtanim ng maraming ganun? Ganun, oo. Oh, sige po. Nasaan, magkano po kaya yung kailangan? Ito po, pwede po nyong taniman to? Opo, yung halimbawa, ampalaya, tapos kalabasa, basta kung ano lang kaya naming matanim po na pwede nyong maibenta. Mm. Kasi yun yung sa tingin kong pwede po, no? Opo. Na pwede nyong maano. Yung isa po kasi doon, tindahan naman, yung nandun po sa daan. So, dito po sa inyo, mga tanim, mga ganun. Oo, tanim po. Tanong ko lang po, maiba po ako nanay. Gano'n na po kayo katagal nakatira dito? Nasa 2 taon po. 2 taon. Pero, ano po, no? Opo. Kumusta naman po? Hindi naman po kayo nababasa dito? Pagka umuulan po talaga, sir, nababasa kami kasi pag humahangin, ang ulan, ganun, di ba? Anghi. Kasi nung nakaraan, yan lang ang yero namin. Nitong ano lang kasi yung nabili namin, may nagbinta sa amin. Hmm. Kaya po, nabili po namin halagang 500 lang. Kasi po, ito po kasi tumutulo. Nung nagbagyong Ulysses, nagkanda sira-sira. So nanay, concern po ako. Sabi nga po, kahit magutom mo tayo, wala akong may sakit. Si kuya, kailan nyo napacheck yung kamay ni kuya? 2 years na po mahigit yun, sir. 2 beses po siya na ospital nung pangalawa. Mm. Biniyak po siya dito. Ano ko po sa inyo yung talagang kauna-unahan niyang nangyari. Mm. Ganito po yun, yung kusa po siyang sumasakit yung dito niya, unti-unting namagang namaga. Mm. Tapos galing po siya sa school. Ang alam namin, pilay lang siya. Di pinahilot po namin. Namaga ng namaga. Hanggang dito po sa braso. Naniwala po ba kayo sa pigsang dapa? Pigsang dapa? Dapa po. Yung sabi po nila, nasa loob daw po yun. Tapos, pinahinto ko siya po sa pag-aaral niya dahil nagdadaing siya. Mahigit po 1 linggo po yata, sir. Maiyak-iyak na po kami, sir, na umaga, gabi, nagpapahimas, magdamag, kaming nagaganyan. Minsan, nag-uumiyak siya dahil napakatindi na laki nandito niya. Mahigit 1 linggo po kami nagbantay sa kanya. Umaga, gabi, magdamag yon. Mm. Tapos sabi sa akin, Mama, magpapadala na po ako sa ospital. Naniwala po ba kayo sa abularyo? Mm-hmm. Lagi namin siyang pinaabularyo. Ganon, may mga sinasabi, ganon. Tapos nung sumabog po siya, sir, purong nana napakarami, hindi lang po siguro 1 baso. Mm-hmm. Ganon. Tapos, sir, nakaginawa na po siya noon. Tapos, hindi rin pa rin gumagaling. Mm-hmm. Pag yung nadadampian lang na ganon, infection na po daw yata. Mm-hmm. Ayun, pinakumpain po namin siya. Mm-hmm. Tapos, hindi pa rin gumaling. Inano ko naman siya uli sa ibang ospital. Sabi ng doktor, uoperahan daw. Pag-opera, ayun, sabi, di ba, may follow-up check-up. Mm. Hindi namin inaabutan.
Alam niyo ba yung provincial hospital sa Malolos? Ayun, di ba mahirap po doon? Daming proseso bago ma-check up yung bata, eh napakaraming tao. Sa layo po namin. Paano po namin maasikaso? Tapos hindi namin inabutan yung doktor. Yun, hindi na namin naibalik sa ano. Kasi hanapin mo pa yung doktor kung sino siya. Yung papel, kukunin mo pa yun, yung mga record niya. Pipila ka pa. Eh anong oras kami makauwi din eh? Ihiga kami sa mga gilid-gilid doon. Kaya hindi na po kami bumalik doon sa hospital na yun. Kailangan po nating magsakripisyo para po sa mga anak natin. Sa hirap po ng buhay, sir, yung kung kailan lang po kami magkakaroon, napapagamot siya. Sinisingit po namin kahit pa isa-isa lang, ganun. Basta naigagalaw naman po yung kamay niya. Kailang problema po yung nana po, ayaw pong matanggal. Kailan po yung huling check-up po niya? July 25 yata yon, 2019, na hospital siya. Sabi ko nga, pagka nagkakaroon, ano siya uli. Sabi ko nga, sa private. Kasi para yung talagang matanggal na siya yung nana niya. Yun ang gusto kong, di bali ka kung mahirap, basta ka kung walang nararamdaman yung pamilya. Wala po bang ibang makakatulong sa inyo sa pagpunta sa doktor? Hindi naman po, kasi pwede sir na pupunta kami, wala po kaming dalang pera, ganun. Hindi po, kung may pera naman po, kung pupunta sa doktor, kaya niyo naman po. Kaya po namin, maghahanap po akong makakasama na yung talagang alam nila na ano. Pwede po sir yung mag-arkilan ng ambulance, ganun. Ambulance namin dito sa barangay, ganun. Bibigyan po namin ng panggasolina, ganun. So pwede po pala yung ambulance dito sa barangay. Ayan po pala. Magpapaservice, ganun. Opo, kasi ganito po, iniisip ko po, kumbaga humingi po ako ng tulong sa inyo para po maasikaso po natin yung anak nyo. Kasi po, kung kaya naman po nyo at magagawa naman po pala ng paraan. Kaya kong gawa ng paraan, sir. Na doon sa ambulance. Opo. Kasi meron pa po tayong mga next mission dito sa lugar po nyo. Ngayon po, mag-iiwan po ako ng pera. Importante kasi yung bata, nanay, no? Lagi ko siyang naalala na ganun. Sana ako, pinapanalangin ko sa Diyos na sana gumaling yung kamay niya. Yung iba kasi sabi, baka raw mapuputulan ng kamay kasi baka daw magka-cancer, ganun. Natatakot po ako sa ganun ng mga sinasabi nila. Kaya kung talaga lang ako, siguro may pera kami, baka hindi inaabot ng ganun yun. Kasi po naano po ako sa bata, no? Gusto ko po ma-check niyo po siya. Mag-iwan po ako ng pera sa inyo. Kuya Bin, iabot mo muna yung pagmamahal natin na 5,000. Tsaka po yung 10,534 galing kay Tita Gloria Gibra. $10,534. Bale, may 50 pa. Palitan mo to ng 1,000. Tapos, ayan, okay. Tsaka yung 50. Malaki pong bagay po to sa amin, sir. Talagang ipapagamot ko sa kanya. Kasi yun po ang gustong-gusto ko talagang maipapagamot siya. Opo. At gusto ko po, bago matapos po yung mga mission ko dito, meron po akong malaman na update sa kay Kuya, no? Nandito po kami dahil mahal namin kayo, lalo na po si Kuya. No, Kuya? Kailangan mong magpagaling, ha? Maraming salamat po, Tita Gloria. Umasa po kayo na maipapagamot ko po yung anak ko. At yung po ang gustong-gusto kong gumaling po yung ramdaman niya. At kami po kasi walang-wala talaga. Yun lang pong mahangad namin, yung gustong tumulong sa amin. Na yung kusa pong loob po ba, di ba? Kasi nakakaya pong kung saan-saan kami manghihingi. Maraming talagang salamat po. At nanay, wag po tayong masyadong ditipende sa mga albularyo, no?
Kasi bata yan, regalo po ng ating Diyos yan, gift po yan ng ating Diyos na kailangan po nating pakakaalagaan na pagkakaingatan, no? Alam ko po mahirap ang buhay. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, mapanginaan ng loob. Nandyan po ang ating Diyos, nakabantay po sa atin, no? Siya po yung ating kalakasan, katatagan. Siya po ang nagpo-provide po ng lahat-lahat, no? Inuulit ko, kaya ho kami nandito dahil mahal na mahal po namin kayo. At hindi lang naman po ako, pati yung mga kababayan po natin. At mas mahal na mahal po kayo ng ating Diyos. Si tatay, okay lang makausap? Oh, sige po. Kapatid okay po lang. Yan. Anong pangalan ni tatay? Mark po. Kuya Mark? Po. Pang ilang kapatid niyo po si nanay? Pangalawa po yan, pangatlo po ako. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Para po sa pamangkin po nyo. Makakahingi naman po pala ng tulong sa inyong barangay dito sa ambulance. Importante po ma-check yung pamangkin nyo, ha? At meron po kasi kami mga pupuntahan pa at humihingi po ako ng tulong nyo. At maraming maraming salamat po. At alam ko nandyan po kayo, malakas pa naman, tutulong sa akin para mapabilis po yung mga trabaho po namin, no? Apo. At yun po, nag-iwan po ako ng pera para po mapacheck po yung pamangkin niyo. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat din po. Maliit na bagay. Gusto ko lang po ay magtulungan po tayo, no? Apo. Naawa kasi ako kay kuya, sobrang tagal na. Ano po sir, yung gamot po niya eh, ito yung sepyo. 185 po isa. 185 lang po isa? Naku, kahit bumili na kayong 10 piraso niyan. Kami po sir, nagbibinta ng luya, 10 kilo. Siningit lang po ito namin, gamit sa bahay. E wala po kami ibang pagkukuhanan ba? Opo, naintindihan ko na nanay, no? Opo. Pero gusto ko po, ipasisip nyo sa kanila, sa puso nila, bago sila magbuo ng isang pamilya. Yung kaya na po, no? Yun po yung lagi nating i-ano sa mga anak natin. Anong gusto sabihin ni kuya, kay nanay? Mag-thank you ka doon kay Tita Gloria, yung 10,000 dyan, galing kay Tita Gloria. Thank you po. Welcome, welcome. Nay, hingi lang po ako ng ano, aral po na pwede niyong ma-share sa mga makakapanood po ng kwento po ng buhay niyo. Sa buhay po namin, sir, talagang napakahirap. Pag hindi po kami kumikilos, hindi po kami makakakain. Hindi ka naman pwedeng puro hingi-hingi ka na lang. Oh, tama. Eh, nakakahiya. Sana po ay kapulutan po natin ang aral ng kwento po ng buhay po ni nanay. Ospital na kagad ang kailangan. Huwag po nating kawawa po yung mga bata, no? Alam ko po, mahirap ang buhay, pero doktor po talaga, no? Pag-pray po natin yung sugat po ni Kuya Carlo. Halos 2 taon na po pala na nagnanana. At maraming maraming salamat po sa ating Katekang Family, Katekang Family Sponsor, sa lahat po ng nagmamahal at nagsusuporta po sa channel po natin. Maraming maraming salamat po, no? Bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal po niya na ipinapaabot sa mga kababayan po natin. Lalo-lalo na po kay Kuya Carlo. Pagaling, ha? Okay, tapos ikaw, good girl dapat, ha? Huwag matigas ang ulo, no? Okay, so maraming maraming salamat po at muli guys. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin. Po namin kayo.